meron pa rin ako doon mga iba't ibang mga laruan, mga LEC, mga round LEC, mga pana, mga ganon. So, ang mga bata, at least sa 5 pesos, ay malilibang sila at makakabili sila at makakapaglibang ng 5 sa halagang 5 pesos at minsan pa may candy pa. Hindi man kainin ang candy, so at least malalaro ng bata yung halaga 5 piso, di ba? Welcome back to my channel, Lovely Lynn po. Siyempre, lambi muna ako bago ko i-share ang aking picture sa video na to. Like and share naman po dyan and subscribe at pakalimbang naman po ng bell ko sa baba para ma-notify ka sa tuwing ako ay mag-upload ng bagong videos. Eto, palibasa, nandito ako sa aking palasyo, sa aking bahay, bodega ay. Eto, nandito yung mga items na ista ko. At, kaya dito po ako nagbablog. Kasi ayun nga, ang hirap kong kumuha ng time sa tindahan dahil hindi man mag-music ay maingay po ang paligid. May nagpupupukpuk, may mga nag-iingay ng mga bata, nagsisigawan. So, kaya minabuti kong eto, gabi ngayon, dito na ako nagbablog at talagang swertihan lang sa tindahan. Sa tuwing tanghali. So, ito guys. Tungkol sa aking business, ulit ang aking picture po sa video na ito. Ayan, ito guys. So, alam niyo, napaka nakakatuwa talaga yung mga tinda ko. Alam niyo po, yung na-amaze. Ayan, ayan, marami pang hindi ko lang mayano ang camera ko. At diba na, papakita ko na sa inyo sa aking sa mga previous videos ko na tungkol sa aking business yung mga At nababasa ko rin po sa aking comment section na kung magkano daw ang pwedeng simulan sa pag-retail ng mga ganitong mga items. Magkano nga ba? At marami rin po akong kunyari may dadaan o kunyari kasama ng mga suki ko, magkano nga daw ba ang dapat puhunanin sa mga ganitong items? Yan po ay depende kung ano-ano ang bibilhin ninyo. So, sa sa aking opinion po, depende nga yun kung magkano ang hawak nyong pera. Kung sakali ang hawak nyong pera ay less than 500, ay marami na rin naman po kayong mabibili nun. Kasi nga po, gaya nga nito. Shout out sa mga suki ko dyan! At ito guys, kasi diba, ako ay nagre-repack mismo ako at na-feature ko na rin yan. Nagre-repack ako ng mga purse, yung mga boxes. Lahat ng items po ay ginagawa kong buy 5. It means ito ay 20 pesos lang. At buy 5 pesos kayong tubo sa kada 5 pieces na puhunan nyo sa 20 pesos. Na ibig sabihin, pag kayo nagsisimula po, ay pwedeng hindi kayo bumili muna ng mga per boxes na ganito. Ayan, yung mga ganyan. Ito, at ayan. Ito po kasi is more than 100 na ang magiging puhunan nyo. At ito ay magiging 150 po ang, ito kasi ito ay 30 pieces. So, ibig sabihin, pang 5 pesos, magiging 150. Ayan, marami po tayong bagong uso kasi. Ayan. Ayan. Marami tayong uso, mga ganito. At ito ngayon, napakabibili po ng mga ganito. At ayan, marami pang iba. At minsan, pag may time ako, iisa-isahin ko ulit i-picture yan sa inyo. At sa ngayon, ito yung mga bago na mga items. Gaya po nito, ayan, mga Squid Games.
At kitang-kita pa ang aking nasunog. Ayan. Kitang-kita pa. Pinakita eh. Nakikita eh. Ayan ang aking tawag doon. Souvenir ko sa pag-swimming ko. Anyway, eto guys yung mga bagong uso ng mga Squid Games, kung tawagin. Ayan ang Squid Games. At hindi lang yan, yung mga ganito. Ito. Squid Games. Iba't iba po itong ano. So, ito. Ayan, mga dodo. Iba't ibang klaseng mga dodo. Iba't ibang mga hugis. Iba't ibang mga, ano, kulay. Ayan. So, ayun. Ito nga po ay, kahit nga po ito pala, ay pinariripa ko rin sa mga tauhan ko. Ito ay 50 pieces. At ginagawa ko din po, pinapaano ko din, gaya ng mga lollipop na iba na binabay 5 ko po bawat mga ganito. Para at least yung kukunti ang puhunan ay makapagsimula sa kanilang gustong ano, itinda. Kaya magsimula po kayo sa 2020 kung gusto ninyo ay marami kayong mabibili at marami kayong maititinda, maraming mapagpipilian ang inyong mga batang mga suki. O diba, mga suki naman natin, mga bata. At minsan lang may nanay na natutuwa, ayun, binibili ang kanilang mga anak. At ito pa guys, ayan, ang ganda ng kulay, ano, colorful ang aking tinda. Gaya ng aking buhay, makulay. Puro kasawian, charot. Ito guys, ayan. Yan, mga lollipop. At ito rin, itong mga lahat na ito. Ayan, mga itlog na yan. Yung mga sari-sari na yan. Ayan, ay pinariripak ko by 5. Pina-plastic at may na. May, aray, ang init guys. May ginagawa din po kami ng by 10, by 20, by 5 at saka by 10. So it means, pag dalawa, yung nakapad, which is nasa tindahan, bibidyo ko na lang. Ayun, may matutubo din naman po kayo doon. So, every 10 pieces, meron kayong 10 pesos. Ibig sabihin, di ba? Sa kada isang piraso ay meron na kayong tubong piso, o di ba? Hindi na kung sakaling hindi lang naman 10 ang mabibili niyo sa isang maghapon, di ba? So ayun guys, makakapagsimula kayo sa less than 500. So ang mga tindera ko po at ako mismo ay nagsasabi kung alin ang saleable sa mga items namin. Para at least hindi lang yun para sa kanila, kasi ako po concerned din sa kanila dahil syempre para lagi siyang mamili, di ba? At saka syempre hindi lang ako ang kikita. Parehas kaming kikita, di ba? So pa sa 300 na puhunan ay marami rin po kayong mabibili doon. At meron kami ng mga tagpipiso rin. Ito lang ang nandito dito at saka yung mga GLAs, mga ice cream, mga parang tabletas na yung mga na. So ayan guys, ito lang nandito at saka yung GLAs, hindi pa bukas kaya hindi ko na lang binuksan. O yung mga ganyan. Pero dito po, compare sa mga taglilimang piso, ay ang mas kikita po kayo ay sa 5 pesos. Kasi ito, ang iba po ay nagsisimula ay sa mga papiso-piso lang. O kaya ay sanay sila, sabi ng mga sugi ko, sanay daw sila na binibenta nila ay yung tagpipiso lang. Gaya ng mga kung ano nang basta yung mga piso, marami naman tagpipiso, diba? Lalo na sa mga homemades. Kasi, compare sa mga panglimang piso. Kasi itong mga ito, ay tutubo ka ng ito, 21 pesos. So, ay 20 pesos, 24 pieces lang ito. It means, meron kang 3 pesos. Ay, bago mo makuha yung 3 pesos, bibintahin mo muna itong isang balot na ito. So, sabihin na natin maghapon, mabenta ito.
O kaya kinabukasan, sukhang kinabukasan ka lang magkakaroon ng 3 pesos. E kung tag-limang piso, na katulad ng mga ito. Yan, katulad ng mga ito. Yan. To, ayan. Ano pa? Ay, sa isang piraso. Ito kasi. Double ano ko dito eh. Diba? Pinariripa ko ito at ang garapo na, naibibenta ko rin, o diba, may extra kita pa rin ako. At yun nga, pag ito ay naka 5 pesos na, naka 5 pieces na sa tindahan ko, at meron din akong pang 10 pesos nakapad, ay kada isang piraso, yung 20 pesos mong mabili, yung 20 pesos na puhunan mo, it means 5 pieces yon. Ngayon, sa na, pag naubos mo na yon na nabenta mo na yung 5 pieces, ibig sabihin, may 5 piso ka. Eh, hindi naman lang sa isang bata o 5 bata ang bibili sa isang araw, di ba? Kaya, ang advice ko lang ay more on 5 pesos ang ibenta nyo at in, kahit paano. At syempre, hindi naman pareho. Ang mga bata ay talagang yung iba ay walang piso, humihingi pa, nag-iiyak pa sa nanay, at napapalo pa. O di ba kawawa ng mga batang ano, napapalo ng nanay sa kagustuhan lang bumili ng ano. Pero sa 5 piso po ay huwag nyo nang pagdamutan ng inyong anak. At ito nga ay mahal sa mga mall. Kahit dyan sa mga malalaking drugstore ay napakamamahal po nito. Lalo na yung mga chocolate na mga ganyan. Sa amin po ay 5 pesos lang po yun. Kaya ay huwag nyo na pagdamutan ang inyong anak. Anyway, balik tayo sa kung magkano nga ba ang may ano. At ayan guys, medyo malaki-laki naman ang puhunan nyo. Kunyari, may 1,000 kayo. Abay, marami na. Mas marami na po yun siyempre. Diba? Meron pa rin ako doon mga iba't ibang mga laruan, mga LEC, mga round LEC, mga pana, mga ganon. So, ang mga bata, at least sa 5 pesos, ay malilibang sila at makakabili sila at makakapaglibang ng 5, sa halagang 5 pesos at minsan pa may candy pa. Hindi man kainin ang candy, so at least malalaro ng bata yung halagang 5 piso, diba? Kaya more on 5 pesos na po ang bilhin nyo, mga suki. At marami, marami pa akong iba-ibang klase sa tindahan ng mga ganito. At ito namang hawak kong ito ay bubble gum po. So, ingatan lang po natin ang mga anak natin, mga suki ninyo dyan, sa mga bubble gum. Kayo po ay maging honest sa mga suki nyo na hindi kumubata ay kasi hindi po ko po masabi talagang may suki, may nagtitinda na medyo hindi maganda ang ano. Kaya sana maging ano tayo na hindi kumubata ay pwede natin ng maloko. Sorry po sa mga ano, kasi may nasusubukan po akong mga hindi tapat talaga. So maging honest po tayo at ito lang po ang tandaan natin. Ito po ang hanap buhay natin. So, bakit hindi tayo magiging tapat dito? Gusto natin kumita. So, maging honest tayo sa sarili natin at siyempre sa taas, sa kapwa natin, di ba? Para tayo ay swertehin, di ba? Maging honest sa kapwa. So, guys, ay maraming klase nga pala. May chok, may parang itlog, ayan. At tuwan-tuwa na ang bata dito, kaya ang sabihin nyo na kung ang nabibili nila ay bubble gum or hindi, candy lang, ay sabihin nyo ng totoo. Yan, o. Sabihin nyo na ito ay bubble gum, ha. Iluwa ninyo, huwag nyong ilunukin. O, ganyan. Ganyan po ako kasi pag ako'y nagre-retail kasi kaya ako'y binabalik-balikan ng mga bata. At ang may minsan may bata naman na may dalang malaking halaga, halimbawa may 20 or 50, minsan 100, ay hindi ko po yun inaano. Kung magkano lang ang gay ko sa kanyang malaking ano, ay 10 pesos. O at least, magalit man ang nanay, 10 pesos lang, hindi yung kung may dala ang bata na 20 pesos, ay ibibigyan mo na ng halagang 20 pesos. Eh. Di ba mali naman yun? Siyempre, kahit ikaw na nanay, mali mo, yung batang yun, nadampot lang yung 20 pesos at pambili na kung anong bagay na mahalaga sa kanila. Sa ano? Kung sakaling walang barya ang nanay, di ba? Nakakaano yun din. Siyempre, magagalit ang nanay. Kaya,
maging honest po tayo sa mga suki natin na bata. Kasi sila ang buhay natin, sila ang ating pinagkakakitaan dahil kung gusto natin kumita ay maging tapat tayo sa ating kapwa. Di pa ba? Yun lang guys. At maraming salamat. Bili-bili na kayo sa aking tindahan. Aantayin ko kayo sa aking tindahan. Bye guys! God bless everyone and thank you for watching.